20 taon na ang nakalipas, sa Osaka, Japan, isang pamilya mula sa Takikawa clan ang pinakakinatatakutang yakuza sa buong Japan. Sila ay nagdaraos ng ikalawang kaarawan ng kanilang maliit na anak na babae. Hindi nila inaasahan ang biglang paglusob ng isa sa mga grupo ng kanilang kaaway, at brutal na pinagpapatay ang bawat miyembro ng pamilya. Sa kabutihang palad ay nakaligtas ang batang babae na si Akemi. Si Akemi ay lumaki sa Brazil, isa sa mga bansang may pinakamalaking komunidad ng Japanese. Wala pa rin siyang kamalayan tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya noon. Akala niya ay isa lamang siyang ordinaryong babae na naninirahan sa Brazil sa piling ng kanyang lolo na namayapa na. Dahil sa kanyang pag-aalala na makalimutan ang kanyang pinagmulan, tinuruan siya ng ilang kasanayan ng kaibigan ng kanyang lolo na tinatawag niyang sensei o guro. Samantala, balik sa Japan, ipinakilala ang isang high-ranking ng Yakuza na nagnangalang Takeshi. Noong sandaling iyon, papatayin na sana niya ang isa sa kanyang mga tauhan dahil sa paglustay sa pondo ng organisasyon. Ngunit sinikap ng kanyang tauhan na makipag-ayos sa pamamagitan ng pagbunyag ng impormasyong walang nakakaalam maliban lamang sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Takeshi ang impormasyon, sa halip na patawarin ito ay pinatay niya kasama ang iba pang tatlo sa kanyang mga nasasakupan ng walang maliwanag na dahilan. Pakiramdam ni Takeshi ay may pananagutan siya sa pagkakamali ng kanyang nasasakupan, kaya nakipagkita siya sa kanyang boss na si Oyabun upang humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagputol ng isa sa kanyang mga daliri. Sa kabutihang palad, naisip ni Oyabun na hindi na kailangang putulin ni Takeshi ang kanyang daliri. Naisip niya at kinikilala na malaki ang naiambag ni Takeshi para sa organisasyon. Gayunpaman, ito ay baliwala sa kanang kamay ni Oyabun na si Kojiro dahil pinaniniwalaan nitong si Takeshi ay dating yakuza mula sa angkan ng Takikawa. Balik sa Brazil, ipinakita ang isang taong nagngangalang Ronan na nakahiga sa isang ospital. Nagising siya at hindi niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya, at ang doktor na gumamot sa kanya sa ospital ay hindi rin malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa bandang huli ay tumawag sila ng pulis, umaasang makakatulong ito sa kanila. Ayaw ni Ronan na makaabala sa mga taong nasa paligid niya, kaya nagpasya na lang siya na umalis sa ospital. Bago siya umalis, kinuha niya ang katana na dinala ng pulis kanina. Umaasa siyang sa pamamagitan nito ay malalaman niya ang sagot kung sino siya. Sa kabilang banda, nagpatato si Akemi gamit ang logo ng kanyang angkan. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang kanyang kaibigan sa isang club kung saan kailangan niyang makipag-away, dahil may isang lalaki na nagtangkang manggulo sa kanya. At dahil sa pangyayari ay muntik na siyang arestuhin ng mga pulis na dumating. Sa ibang lugar, pumunta si Ran sa isang antique shop para alamin kung sino ang may-ari ng katana sword na kanyang dala. Sa wakas ay nakuha niya ang isang address na kung saan ang lugar ay bahay ni Akemi. Sa parehong oras, kakauwi lang ni Akemi ngunit sinalakay siya ng taong nangharas sa kanya upang maghiganti sa kanya. Si Akemi ay na-corner kaya wala siyang magawa kundi muli silang harapin. Sa kabutihang palad, si Ronan na nagkataong malapit sa kanyang bahay ay dumating sa tamang oras upang tulungan siyang labanan ang mga masasamang tao. Ngayon, si Takeshi ay nakarating sa Brazil para hanapin si Akemi. Nang makarating siya sa bahay ni Akemi, nang walang anumang paliwanag ay sinimulan niyang patayin ang lahat ng naroon. Tumakas si Akemi sa kanyang takot dahil naisip niya na siya ang pinupuntirya ni Takeshi. Sa kabutihang palad ay muli siyang tinulungan ni Ronan. Nagawa ng dalawa na makatakas at nagtungo sa bahay ng sensei upang magtago mula kay Takeshi. Sa wakas, ang katotohanan tungkol sa kung sino ang dating may-ari ng katana ay nahayag. Ito ay tunay na pag-aari ng lolo ni Akemi. Gayunpaman, walang ideya si Akemi tungkol dito. Batid lamang niya na isa lamang itong ordinaryong matandang namumuhay tulad ng iba. Sa huli, ibinahagi sa kanya ng kanyang sensei ang isang mahalagang bagay na dapat niyang malaman. Ito ay ang nakatakdang maibalik ang katana sa kamay ni Akemi. Pagkatapos ay hiniling ni Akemi na malaman ang higit pa tungkol dito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng sensei ng isang larawan at isang address. Sa larawang iyon, naroon si Takeshi kasama ang ilang tao na mukhang isang pamilya. Sa pag-usisa, pinuntahan ni Akemi ang address na ibinigay ng kanyang sensei,
at sinundan naman siya ni Ronan sa pag-asang makahanap ng sagot na maaaring makatulong sa kanya na malaman ang higit pa tungkol sa sariling pagkakakilanlan. Nang makarating sila, nakilala nila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Shiba na kaibigan ng kanyang lolo. Ipinaliwanag ng matanda na ang katana sword na hawak niya ay mula sa angkan ng Takikawa. Sa kabila ng paliwanag, mas lalo pang naguluhan si Akemi at pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang kinalaman ng bagay na iyon sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi masabi sa kanya ni Shiba ang higit pa tungkol dito, kaya sa huli ay walang magagawa si Akemi ngunit maging matyaga. Hindi gustong sabihin ni Shiba na siya ay tunay na inapo ng angkan ng Takikawa. Sa maikling kwento, lumipas ang araw ngunit hindi makatulog si Akemi dahil sa paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng nangyari sa kanya kamakailan lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala siya ng isang matandang babae na nagngangalang Chiyo sa isang sementeryo na matatagpuan sa likod ng bahay. Laking gulat ni Akemi nang makita niyang nandoon din ang puntod ng kanyang lolo. Pagkatapos ay kinuha ni Akemi ang isang kahon mula sa puntod ng kanyang lolo. Ang kahon na iyon ay naglalaman ng isang pahayagan tungkol sa pagpatay na naganap sa angkan ng Takikawa Clan. Sa bawat sandali na lumilipas, bumabalik sa kanyang isipan ang alaala ng pangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Takeshi at ipinahayag niya na kabilang siya sa Yakuza na dating nagtatrabaho sa angkan ng Takikawa. Ang tunay na layunin niya sa pagdating ay upang iligtas si Akemi, dahil ang kanyang kasalukuyang boss na si Oyabun ay nagpadala ng kanyang mga tauhan upang patayin si Akemi. Pagdating ng ilang mga tauhan ni Oyabun, nilabanan sila ni Akemi at Takeshi. Samantala, pinatay ni Kojiro ang lahat ng matatandang nakatira sa bahay na iyon. Nagising si Ronan na natutulog sa bodega, nang makita niyang puro duguan na ang katawan ng lahat ng matatandang bumati sa kanya. Sinikap nina Akemi at Takeshi na tumakas mula sa lugar dahil sa dami ng kalaban. Sinabi ni Akemi na hindi nila basta nalang iwanan doon si Ronan, ngunit sinabi ni Takeshi na pinatay ni Ronan ang kanyang ama at ina. Nagulat si Akemi sa sinabi ni Takeshi. Kalaunan, dumating sila sa isang ligtas na lugar. Sa wakas ay ibinahagi ni Takeshi kay Akemi ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi niya na siya ay isang inapo ng Takikawa Clan, ang pinakakinatatakutang Yakuza sa Japan. Noong siya ay maliit pa, ang kanyang buong pamilya ay pinatay ng mga kaaway ng kanyang ama. Walang iba kundi si Oyabun. Bilang ang tanging nakaligtas sa trahedya at ang huling kahalili ng angkan ng Takikawa, si Takeshi nakatiwala ng ama ni Akemi ay itinalaga upang siya ay bantayan at protektahan. Pagkatapos ay hiniling niya sa isa sa kanyang mga nasasakupan na nagngangalang Desuki na magtago sa Brazil kasama si Akemi at baguhin ang kanilang pagkakakilanlan. Si Desuki ang kinagisnan ni Akemi bilang kanyang lolo. Nakaplano na noon ang mga bagay, paglaki niya ay ibubunyag ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kasamaang palad, napatay si Desuki ng isang hitman na inupahan ni Oyabun. Ang hitman na iyon ay walang iba kundi si Ronan, ang pinakakinatatakutang tao sa Osaka. Ang utos ay kailangang patayin ni Ronan si Akemi at Desuki, ngunit nagtataka si Akemi kung bakit siya iniligtas ng hitman na si Ronan. Sa makatuwid, pumunta si Takeshi sa Brazil upang ibalik si Akemi sa Japan, kung saan ang ilan sa mga pinuno ng mga organisasyon na dating nagtatrabaho sa ama ni Akemi ay handang ipaghiganti ang kanyang pamilya kasama siya bilang lehitimong pinuno ng angkan ng Takikawa. Determinado si Akemi at nagpas siyang ipaghiganti ang kanyang pamilya, kaya nagpas siyang bumalik sa Japan. Bago umalis sa Brazil, nagtungo siya sa bahay ng kanyang sensei para magpaalam, ngunit laking gulat niya nang makitang patay na ang kanyang sensei. Ilang sandali pa, nagpakita si Ronan at natitiyak niyang si Ronan ang pumatay sa kanyang sensei, ngunit mariing itinanggi ito ni Ronan. Sinabi niya na wala siyang maalala. Dahil nabulag si Akemi sa pakiramdam ng paghihiganti, hindi niya pinaniwalaan ang alinman sa kanyang mga palusot, lalo na nang malaman niyang si Ronan ang hitman na pumatay sa kanyang lolo. Pagkatapos ibuhos ang kanyang galit kay Ronan, nakatakda silang lumipad sa Japan, at sasakay sila sa isang helicopter sa tulong ng ilang insider. Sumugod sila sa pick-up point ngunit pinagtaksilan sila. Akala nila ay tutulungan sila ng mga taong iyon, pero lumabas na sila ay nabitag, at muntik pa nilang mapatay si Akemi.
Buong lakas na nakipaglaban si Akemi dahil ayaw niyang mamatay ng walang kabuluhan. Sinikap niyang gawin ang kanyang makakaya gamit ang kanyang katana upang talunin ang lahat ng mga tauhan ni Oyabun at sa huli ay nagtagumpay siyang tapusin silang lahat. Nakatakda na ang puso ni Akemi na siya ang kahalili ng Takikawa clan. Ipinagpatuloy ni na Akemi at Takeshi ang kanilang layunin. Umakyat sila sa rooftop para sumakay sa helicopter na inupahan para sa kanila pero pagdating nila doon ay wala silang nadatnan. Sa halip, naghihintay sa kanila si Kojiro kasama ang kanyang mga tauhan. Galit na galit si Kojiro nang makita si Takeshi na binabantayan ang kahalili ng Takikawa clan. Kinuha niya ang kanyang katana at ginamit ito upang tapusin ang buhay ni Takeshi. Namatay ang huli sa harap mismo ni Akemi. Ilang sandali pa ay agad na lumabas si Ronin nang makakita ng pagkakataon, ginamit niya ang pagkakataong ito para patayin ang dalawang tauhan ni Kojiro. Nagtamo si Ronin ng malubhang pinsala matapos ito. Ilang sandali pa, nagharap si na Akemi at Kojiro gamit ang kanika nilang katana. Baliwala kay Akemi ang sugat na natamo niya mula sa pag-atake ni Kojiro, sa halip ay patuloy siyang lumalaban. Hanggang sa wakas ay isinagawa ni Akemi ang kanyang signature move. Nagawa niyang gilitan sa leeg si Kojiro nang walang kahirap-hirap. Kasunod nito ay nakita niya si Ronin na buhay pa habang nakahandusay sa sahig. Galit pa rin siya sa lalaki at balak din niya itong patayin, ngunit humingi ng tawad si Ronin at sinabing hindi niya talaga maalala ang kanyang ginawa. Kung matatandaan natin ay wala rin kamalayan si Ronin tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagawang patawarin siya ni Akemi ngunit sa isang kondisyon, kailangan niyang magtrabaho sa ilalim ng pamumuno ni Akemi dahil babalik siya sa Japan upang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!